Yun na nga po, sobrang excited ko na finally na nakabalik na nga po yung tournament para po sa mga lalaki. Mm-hmm. Dito na nga yung Spikers Turf Open Conference. Yeah. At siyempre, hindi lang po kami excited, pati yung mga manonood na din. That's right. That's right. And just to tell you guys, the viewers, si Jason, nakakalaban at nakakalaro ko to sa beach volleyball. Yun. But I know it's a whole different ball game ang indoor sa beach. How about for you, Ken? Kamusta? Anong feeling? Finally, the men's volleyball is medyo back. Ano, diba? Medyo nakakapanibago rin eh. Kasi parang, ano na naman eh. Tawag nito, panibagong adjustment ulit. Kasi parang antagal namin napahinga sa game. Panibagong exposure ulit. Yun. And bago tayo pumunta sa Spikers Turf, sa game na nilaro nyo, yung preparations, I wanted to ask, kamusta yung 3 years? Of course, for sure naglalaro man kayo, pero iba pa rin yung game. Kamusta yung preparation nyo? Bali, medyo, ano po kami medyo yung preparation namin, medyo short eh. Mm-hmm. Okay. Kasi mas ano po kami, parang lately na kami na, ano, na tuloy yung Spikers Turf. Okay. So recently lang po kami nag-start nung talagang talagang focus kami sa practice kasi more on duty po kami sa Army talaga. And during pandemic po kasi nag-ano kami sa LSI, yung locally stranded individuals. Tumulong kayo doon. Kami po yung ano. You were technically frontliners during the pandemic, correct? So winners and very essential people, both in sports and in life, right? So let's talk about the game. Yung game naman na linaro nila against NU Santa Elena. All right, how was that like? First game, first set, you were able to get NU catch them off guard. Yeah. Anong nangyari in that match? Could you tell us more about it? Ano yung feelings na naramdaman nyo unang laro nyo? Jason. Oh, yung set na yun na napanalunan nyo against Santa. Ano yung mga ginawa nyo maganda kaya nakuha yung set na yun? Sobrang tuwang-tuwa kami, lalong-lalo na ako. Sobrang tuwa ako. At saka excited ako na makalaban yung Santa Elena. Mm-hmm. And yun kasi sobrang laki ng mga players doon at saka malalakas sila. So, as a libero, syempre inaabangan ko yung mga lalakas na palo. At saka, ayun, yung magandang ginawa namin nung first set, yun, we play us out team nung nung first set, nag-usap kami kung ano mga dapat gawin. At yun na nga, medyo kinapos at nag-aral din naman yung Santa Elena kung ano yung mga weakness and strength namin. How about you, Ken? How did it feel na kalaban mo yung alma mater natin? Yan nga. Medyo naano ako sa mga bata. Pinatulan kami ng mga bata eh. Pero ano yun, sayang kasi nung bandang huli, okay na, medyo nawala na yung composure ng ano. Mm-hmm. Yung team nung kasunod-sunod na error. So, yung mga lapses namin doon, talagang inano namin kanina nung practice namin nung morning. Talagang binaboy namin. So, yun yung mga itatry nyo i-work on as you try to move on to the next game. Mm-hmm. It will be against the defending champions, the Signal HD Spikers tomorrow at 2:30. Ano yung mga dapat yung gawin? Hindi nyo naman kailangan i-explain yung game plan, yung mga winner ko nyo kanina sa practice. Yun yung kung saan kami nagkulang sa yung sa reception namin sa digs, medyo nawala kami nung bandang ko nung sa NU eh. Yeah. Okay. So kailangan namin i-workout pa yon, kaya kailangan namin ilabas yun bukas at sa mga following na namin ng mga games. Yun po. How about you, Jason? Anong sa tingin mo na as a libero, kasi I know you're the cheerleader of the squad. Yun. You have parang a bigger point of view for your team. Ano sa tingin mo, let's siguro focus on the brighter side. Anong nakikita mong maganda na naipakita na ng team mo so far in the Spikers Turf? Ang magandang naipakita na ng team so far, para sa akin, yun nga po, maglaro kami na, yun, as one. Mm-hmm. Na hindi lang din po kasi yung apelyido namin yung dala namin dito eh, kundi yung nakatatak sa dibdib namin eh, yung Army. So dapat lumaban kami na matapang. Mm-hmm. Na ipakita namin kung ano yung mga yung pinagpraktisan namin hanggang sa dulo ilalaban po namin. And of course, we're rooting for you guys. Hopefully you guys, you know, improve and improve as the season goes. Pero kay Ken naman, let's look at the bigger picture. Now that men's volleyball is back, paano ito ma-affect yung mga ibang athletes na gusto maging kayo, gusto maging volleyball players na, you know, it's officially back? Tawag nga ito, isang maganda nga rin po yan kasi nga, lagi na natatelevise. So, yung mga bata, yung mga ano dyan, yung mga nag-aspire talaga na maging mga pro players, mas sigurado yan na mag, ano sila, mag,
mag-hard work sila sa practice nila, na mag-improve sila hanggang sa makarating sila sa mga level na napuntahan namin.